Wala nang mama mo. Pinatay mo siya. Pinatay mo ang kaisa-isang taong nagmamahal sa'yo. Hayop ka! Hayop! Wala nang mama mo. Hindi kita pagtsatsaga ang alagaan. Salot ka sa buhay namin! Salot! Handog ng DZRH ang duda. Enzo Tempo. In his time. Sa kanyang panahon. Hiram lang ang buhay. Kaya dapat pahalagahan. Sino mang magpakasakit ay ginagantimpalaan sa kanyang kadakilaan. Sa kanyang panahon. Sa kanyang panahon. Kapag may simula, may wakas. Maraming maaaring maganap. Mga bagay na hindi natin inaasahan, ito ang hiwaga ng buhay. Sa bawat yugto, may masama at kabiguan, pangulila at kalungkutan na tila walang katapusan. Panginoon, laan akong magdusa sa kasalanang nagawa. Nagsusumamo po ako sa inyo. Akayin niyo ko sa tamang landas. In His time. In His time. Ang lahat ay magbabago, malalaig ang matuwid, mangingibabaw ang kaligayahan, at maghahari ang kapayapaan. Dahil walang mahirap, walang mayaman, lahat ay pantay-pantay sa kanyang panahon. Isang malaking pagsubok ang magkaroon ng sakit sa pag-iisip ang isang miyembro ng ating pamilya. Hanggang kailan o hanggang saan natin sila kayang tulungan at mahalin? Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Anton sa ating dunang sa kanyang panahon. Anak, sige na. Tama na yan. Kumain ka na, ha? Ayoko! 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 Anak, pakiusap naman. Sige na. Eto, susubuan kita. Ano na kaya ako? Diyos ka naman, anak. Dala. Bakit? Ano yung tinabig kasi ni Anton itong pagkain niya. Pinapakain mo pa kasi ang baliw na yan eh. Hayaan mo lang maghutom yan para mamatay na yan at mawala na tayo ng problema. Tulio, paano mo naaatim na sabihin yan sa harap ng anak mo? Anong klase kang ama? Tingnan mo nga siya. Nakakadena at wala sa sarili. Hindi ka ba naaawa sa kanya? Ilang taon na tayo nagtitiis sa pag-aalaga sa taong yan. 19 taon na. Dela, tama na. Hindi nagagaling yan si Anton habang buhay niya ang baliw. Hindi pa rin rason yan para pabayaan ang anak natin.
Tulyo, mga magulang tayo ni Anton at responsibilidad namin siyang tulungan at alagaan. Bahala ka sa buhay mo. Basta ako. Wala na akong pakialam dyan. Kumbaga, matagal ko lang tinuring. Napatay na yung anak natin. Tulyo. O ano? Yung anak mong baliw, tulog na ba? Oo, natutulog ng anak natin. Tulyo. 19 na taon nang nakakadena at nakakulong dito sa kulungan ng mga baboy. Hindi siya gumagaling kasi hindi natin siya pinapagamot. At saan mo naman siya ipagagamot? Saka may pera ka ba? Ha? Kumawa tayo ng paraan para maipagamot natin si Anton. Wala tayong pera. Magsasaka lang tayo. At yung kinikita natin, kulang pa sa pagkain at sa mga utang natin. Saka, ipagagamot ka mo? Ha? Sa ospital? Sabi mo nga sa akin, alam mo ba kung gano'ng kalayo ang ospital sa lugar natin? Napakalayo, sobrang layo. Kakailanganin pa natin dumaan sa 4 na bayan bago tayo makarating doon. Kung gugustuhin natin, makakaya natin yun. Tulyo, hindi ka ba naaawa sa anak mo? Sinabi ko na sa'yo, matagal ko nang tinuring na patayan si Anton. Wala na akong pakialam dyan sa lalaking yan. Sige, kung ayaw mo akong tulungan, ako na lang ang kikilos na mag-isa. Dahil hindi ako pabayang magulang tulad mo. Oh, eto nang agahan mo. Pasensya na kung natagalan ako sa pagluluto, ha? Nagugutom ka na ba? Makakainin na kita. Ayoko! Ayoko kumain! Ayoko! Pero Anton, sige na, kumain ka na. Masarap ito. Ayoko! 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 Anak, kung hindi ka kakain, siguradong manghihina at magkakasakit ka. Sige na naman, oh. Eto na, susubuan kita. Huh? Anton! Ang kulit mo! Ayoko kumain! Ayoko! Aray. Dalia! Dalia! Oh, Diyos ko! Ang kasama ko! Nagdurugo ang ulo! Ano ka ginawa mo sa nanay mo? Wala! Wala! Dalia! Dalia! Ang mga kapitbahay! Tulong! Tulong! Kapag may nangyaring masama sa nanay mo, hindi kita mapapatahon! Anton! Papa! Papa! Nasaan si Mama? Anong oras na? Di pa ako kakain! Wala na ang Mama mo! Pinatay mo siya! Pinatay mo ang kaisa-isang taong nagmamahal sa'yo! Ayup ka! Tawala mo! Masakit! Ngayon! Ngayon wala sa mama mo. Hindi kita pagtsatsaga ang alagaan. Salot ka sa buhay namin! Salot! Salot! Salot ako! Salot ako! Sasama ka sa akin ngayon. May pagdadala ako sa'yo. Thank you.
Chico, pwede na dito. Hinto mo na, tricycle. Ano ba? Huwag ka kang magulian. Halika, halika. Lalabas na tayo. Halika. Tatanggalin ko na yung busan mo sa bibig. Saan na tayo? Anong gagawin mo sa akin? Iiwan kita dito. Dahil hindi ako magtsatsaga mag-alaga ng baliw na tulad mo. Doon ka na. Aray, Papa! Papa, huwag niyo ako iyo dito! Papa! Tayo na, Kiko. Pandarin mo na ang tricycle. Papa! 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 Ay, pahingin pagkain. Gutom na ako eh. Pahingin pagkain. Sungit! Hingi lang ako pagkain eh! Kung ayaw mo eh, diwan! Sandro? Tingnan mo yung lalaki niyo. Damot! Ah, yung baliw? Oo, oo. Alam mo ba? Matagal ko na siyang nakikita dito sa palengke. Naawa nga ako sa kanya. Ganun ba? Halika, lapitan natin. Kuya, halika. Meron kami pagkain para sa'yo. Talaga? Yay! Binili namin ito kanina sa bakery. O, tikma mo. Sarap? Sarap! Salamat! Anong pangalan mo? Pangalan ko? Oo. Anton! Oo, sige, Anton. Kumain ka lang dyan. Magpakabusog ka, ha? Sarap! Okay. May kontak ako dun sa mental hospital. Pwede natin silang tawagan para matulungan si Anton. Sige, insan, gawin mo yun. May pakiramdam ako na pwede pang gumaling yan si Anton sa sakit niya. Dok Ella, kumusta na ang lagay ng pag-iisip ni Anton? Well, for the past 3 months na nandirito siya sa institution, malaking improvements ang pinapakita ni Anton. Nakakausap na namin siya ng matino, bukod sa nagiging malusog na ang pangangatawan niya. Natatandaan ko pa nung araw na dinala namin dito si Anton. Sobrang payat niya. Wala kasi siyang makain noon eh. Naaalala na rin niya yung mga magulang niya. Sabi niya, yung mama niya namatay sa aksidente, habang yung papa naman niya, inabandon na siya. May hiling nga siya sa akin eh. Gusto raw niya makita ulit ang papa niya. Alam ko, Sandro, malaki ang may tutulong nun para bumilis ang paggaling niya. Anton, masaya kami ni Sandro kasi unti-unti ka nang gumagaling. Maraming salamat sa suporta at pagmamalasakit niyo sa akin, Becky, Sandro. Kung hindi dahil sa inyo, hindi magiging maayos ang buhay ko. Nasabi sa akin ni Ducaela na gusto mong makita ang papa mo. Sana. Kaso, parang imposible na. Hindi ko na alam kung nasan nang papa ko ngayon. At saka, hindi na rin niya ako gugusto yung makita pa. Anton, anak ka pa rin niya. Naniniwala ako na meron ka pa rin bahagi sa puso niya. Kahit maliit lang. Tutulungan ka namin hanapin ang papa mo. At kukumbinsin namin siyang makipagkita sa'yo. Talaga? Kasi baka makatulong yan ng malaki sa iyong paggaling. Maraming salamat, Sandro, Becky.
wala akong ibang hinangad kung hindi ang tanggapin ako ni Papa bilang anak niya. Doc Ella, tapos na po ako sa drawing ko. Patingin nga. Ganda. Mabilis kang matuto, Anton. Natutuwa ako kasi ang laki na ng pinagbago mo. Nakikita ko sa'yo ngayon na desidido kang gumaling. Maraming salamat po, Doc Ella. Sana po, tuloy na po maging normal na ang buhay ko. Alam mo, abot kamay mo na yan. Anton, nandito na yung pangako naming sorpresa sa'yo ni Becky. Anton? Papa? Papa! Ay, kanak. Nang mayakap kita. Papa! Nakala ko po hindi na tayo magkikita, Papa! Ako rin, anak. Ang laki ng pinagbago mo. Magtulyo, gumagaling na po si Anton. At malaki ho yung maitutulong ng presensya niyo sa kanyang paggaling. Namiss kita, Anton. Patawarin mo ko kung inabandon na kita sa gitna ng sakit mo. Naging duwag ako. At hindi ko alam ang gagawin sa'yo. Pero alam mo ba, ilang linggo lang ang lumipas, binagabag ako ng aking konsyensya. Nagsisisi ako dahil hindi ako naging mabuting ama sa'yo. Siguro, madali kang gagaling noon kung tinanggap lang kita. Sana, mapatawad mo pa rin ako sa mga kasalanan ko sa'yo, anak. Papa, matagal ko na po kayong napatawad. At saka, kinalimutan ko na po lahat ng masasakit kong alaala. At masaya na po ako ngayon kasi nakasama na po uli kita. Pinangangako ko sa'yo, anak. Tutulungan kita para bumilis ang paggaling mo. Magiging mabuting ama na ako sa'yo. At tutulungan kitang makapagbagong buhay. Huwag nating iabandona ang mga taong may sakit sa pag-iisip. Magkusay tulungan natin sila at iparamdam natin sa kanila ang ating pagmamahal. Mabuti ring dalhin natin sila agad sa mga mental institutions para agad silang masuri ng mga eksperto at bumilis ang kanilang paggaling sa kanyang panahon.